Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel, Kudos Billiards. I am Kuya Al, Billiard Hall Business Owner here in Puerto Princesa, Palawan. And for today's video, pag-uusapan natin ay mga paraan para kumita ka sa iyong bilyaran. So this topic is sa mga nagbabalak magtayo ng bilyaran, sa mga currently na may bilyaran ngayon, sa mga kanegosyo ko na billiard hall ang kanilang hanapbuhay, at sa mga nagpaplanong isara kanilang mga bilyaran, wait muna, baka sakali makatulong ako, at mapalago pa natin ang ating community ng mga negosyanteng billiard hall business owner. Unang paraan para kumita ka sa iyong bilyaran is, di ba, nagcha-charge tayo dyan ng per game. Kada set nila ng game, nagcha-charge tayo ng 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos. Depende yan sa rate ninyo sa iyong bilyaran. Kung sa isang oras, naka-limang game or 10 game sila sa isang oras, so i-times mo yun kung magkano yung rate mo, 10 pesos. So, kunyari, 10 pesos. So, may 50 pesos up to 100 pesos ka kada oras sa isang mesa. So, isa yan sa paraan para kumita ka sa iyong bilyaran. Pangalawa is kung i-charge mo sila ng per oras. Hindi mo sila kailangan bantayan ng kada game, kundi oras na lang yung hihintayin mo para kumita sa iyong bilyaran. Ang advantage ng per game is mura siya pakinggan, mura siya sa perceptions ng mga billiard players, sa mga interested maglaro ng billiard sa iyong pwesto. So, kung per game, ang isip ng mga players dyan is mura maglaro sa iyong mesa. Tuloy-tuloy ang laro nila dyan. Ang advantage naman ng per hora is hindi mo na sila kailangan bantayan. Hindi mo siya ganun masyadong kailangan i-monitor. Ang disadvantage naman ng per game is kailangan mo siyang lagi kang nakatutok. Monitored mo talaga siya para lahat ng game nila is masisip single mo. Ang disadvantage din is kapag yung mga player ng per game is mabagal magsipaglaro, or mga beginners yung mga naglalaro. Kasi pag mga beginners, syempre hindi pa ganun humawak ng tako, matagal talaga sila maglaro dahil natututo pa lang. Ang disadvantage naman ng per oras is ang perception kaagad dyan ng mga customers ng mga player is mahal. Kasi per oras yung rate mo. So yung dapat yung presyo mo sa per oras is dapat yung medyo abot kaya ng average customers mo. Pangatlong paraan para kumita ka sa iyong bilyaran is kapag may money game, pag may nagsiset ng mga money game sa iyong bilyaran, ay kakaltas ka doon ng porsyento. Like, kakaltas ka ng 10% sa pot money na sinet nila. At aside pa doon is yung bayad nila sa mesa. So, dalawang paraan para kakumita dyan pag may money game. Bayad sa mesa at yung kaltas mo doon sa pusta nila sa loob. But, syempre, we don't recommend yung money game business kasi marami ng bilyaran ang na-raid dahil sa matinding pagsusugal. O parang nagiging sabungan na yung bilyaran mo, eh yan ay bawal po. Kaya magiging mainit po sa mata ng authorities ang bilyaran mo kung matindi po yung pagsusugal po diyan. Binanggit ko lang din to dahil ito rin talaga yung kalakaran din sa karamihan ng bilyaran. But again, hindi ko siya ganun ine-encourage. Ang apat na paraan para kumita ka sa iyong bilyaran ay magbenta ka ng mga pagkain, magbenta ka ng mga inumin. Kasi for sure, yung mga tambay dyan sa iyong bilyaran ay magugutom at mauuhaw. Benta ka ng biskuit, magbenta ka ng mga lutong pagkain, soft drinks. Isa sa magandang pandagdag yan sa iyong bilyaran dahil for sure, pag maraming nakatambay na dyan, magugutom at mauuhaw lahat ng mga yan. Hindi pwedeng hindi. Kunyari, tumambay na sila sa iyong bilyaran mga 2-4 na oras. For sure talaga, magugutom at hanap niya ng kakainan. At huwag mo na hayaan na kung lumabas pa sila para bumili ng pagkain, kundi doon pa lang sa iyong bilyaran, ay may mabibili na sila sa bilyaran mo para maibsan yung gutom at uhaw nila. Kaya dapat magka-partner yan dalawa na yan. Panglima na pwede mong idagdag sa iyong bilyaran, mga add-ons na ito sa iyong bilyaran, ay magbenta ka ng mga tako, magbenta ka ng mga tisa, magbenta ka ng mga billiard accessories, mga hard case, mga tip, mga tisa. Yan yung mga pwede mong idagdag pa sa iyong bilyaran para hindi ka lang nakafocus sa kita mo sa per game o sa per oras.
hindi lang doon, kundi kumikita ka rin sa ibang bagay na pwede mong idagdag pa sa bilyaran mo. Actually, kahit ibang mga bagay pa, pwede ka magbenta ng mga merchandise mo, mga damit, t-shirt, cups, marami. Pwede silang magtingin-tingin, makabili pa ng ibang mga pwede mong itinda. Kaya i-diversify mo na yung bilyaran mo para mas kumita pa yung bilyaran mo. Ang tip ko nga pala sa mga magne-negosyo or may negosyo ng bilyaran ay alagaan niyo yung mga customers niyo. Pakisamahan niyo ng maayos dahil sila yung magpapabalik-balik sa yung bilyaran. Ako po bilang negosyante ng billiard hall business ay gusto po makatulong po sa mga nagbabalak magtayo ng billiard hall business. Sa mga kapwa ko merong negosyo na nakatulad po nito, gusto ko po na makatulong po at gusto ko rin po na matulungan niyo rin po ako sa mga inyong advices. Wala po kasi ako nakikita sa YouTube na billiard hall business ang kanilang channel para ma-improve natin yung ating negosyong bilyaran. Kaya kahit ako po, gusto rin pong makahingi ng advice sa inyo. Kaya please do comment down below. Visit nyo rin po ang aming Facebook page ko, Dos Entertainment Billiard Hall and Family KTV, kung saan makikita nyo po yung daily uploads po namin patungkol po dito sa aming negosyong bilyaran. So please like and subscribe sa aming YouTube channel. And thank you for watching. See you po sa aming next video.